mag-abroad ka. Alam mo, kapag mag-abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin lang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nag-ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat. Dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan na ang lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yun sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot. Takot at pagkabalisa kung maayos bang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin panghinaan ng loob. Dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka rin ma-depress dahil sa sobrang daming problema na dumarating sa'yo. At lalo na hindi mo makasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawalan ng pag-asa na makamit mo ba ang pangarap mo. Dahil kulang pa ang panggastos mo sa sinasahod mo. At marami pang iba. Ilan lang yan na maari mong maranasan kapag nag-ibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong indahin lahat ng lungkot para sa pamilya mo. Yung bang masarap pa sanang matulog, pero hindi pwede dahil katawan mo lang ang hawak mo dito sa abroad. Pati sarili at oras binabayaran ng employer mo. Kaya yan, nakaw-nakaw ng minuto. Pikit-pikit lang sandali, tapos aakalain lang ng iba. Abroad, mapera, magandang buhay. Pero ang hindi nila alam, bawat segundo at minuto, buhay ay nakataya sa trabaho. Kaya mga ka-OFW, palaging ingat. Kaya lagi niyong tandaan, hindi lahat ang nasa abroad na nakakabili ang gusto nila. Kaya ang ibang OFW, mas inuuna at iniisip pa nila ang kapakanan at kailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas kaysa sa mga pansarili nila at gusto. Kaya mga ka-OFW, always ingat po tayo and God bless to all.